Hello, welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba tayo makapag-generate ng multiple certificates gamit yung Microsoft Word. At kung interesado ka sa video na to, please keep on watching. So, ito yung papakita ko muna sa inyo yung output natin. So, meron, gumawa lang ako ng isang certificate. Then, nakapag-generate na ako ng multiple certificate in less than 1 minute. So, paano ba natin to gagawin? So, una, magka-create lang muna tayo ng certificate. So, go to the file, new. Now, pwede kang mag-design ng sarili mong certificate at pwede ka rin gumamit ng mga templates dito sa Microsoft Word kung hindi ka naman or kung ayaw mo gumawa ng sarili mong certificate. So, ang gagawin mo lang, mag-search ka lang ng template, search mo certificate, and then press enter. And then, may mga readily made certificate dito na design. So, pumili ka lang ng certificate na gusto mo. Of course, pwede mo namang baguhin yung content ng certificate na yon. It's really up to you. So, let's say for example, ito yung certificate na pipiliin natin. Let's say for example, this one. And then, click mo lang create. So, again, pwede ka mag-create ng sarili mong certificate, mag-design ng sarili mong certificate, or pwede ka rin naman gumamit ng template kung gusto mo. So, ito na yung certificate. So, next na gagawin natin is i-type natin yung list of names na bibigyan natin ng certificate gamit yung Microsoft Excel. So, dito sa Excel. Now, next na gagawin natin is i-type natin yung list of names na bibigyan natin ng certificate. Now, make sure meron kang heading dito o yung first cell dito sa column na to, make sure yun yung pinaka-heading natin. Then, itatype mo lang lahat ng mga names na bibigyan mo ng certificate. Then, isa-save mo siya. Then, make sure tandaan mo yung file name mo. Okay? Now, hahanapin natin yan mamaya. Now, babalik tayo dun sa Microsoft Word natin. Now, next na gagawin natin is para makapag-generate tayo ng multiple certificate, gamit yung list na yon na nandoon sa Microsoft Excel. Now, una ang gagawin natin is kiklik natin tong tab na mailings and then click itong select recipient and then use existing list. So, yung list na kukunin natin, yung Excel file na ginawa natin. So, click lang natin yan and then hanapin lang natin siya. So, sinave ko siya sa downloads tapos ito. So, for certificates and then click mo open. So, lalabas tong dialog box ito. So, nakalagay dyan yung sheet number and then kung kailan siya na-modify or other information. So, ang gagawin mo lang naman is to click OK. Make sure naka-check din tong checkbox dito. So, click mo lang OK. Now, next na gagawin natin is i-highlight natin kung saan natin ilalagay yung student name. So, highlight lang natin to and then go to insert, merge, and then yung list of names. Now, matatandaan nyo, dito sa ating Microsoft Excel, yung first entry natin dito sa column natin is list of names. So, yan yon. So, balik tayo doon. So, insert, merge, field, list of names. So, yan. So, makikita nyo, yung header name, nakalagay na siya dito. Now, ngayon, i-generate na natin or i-merge na natin yung list dito sa mga certificates na to. So, ang gagawin nyo lang, on the very same tab, now, click nyo itong finish and merge and then, click itong edit individual documents and then make sure all, select all nyo kung lahat naman nung nasa list na yung gagawa nyo ng certificate or pwede rin kayong maglagay ng specific range. So, pwedeng number lang. For example, from 2 to 8 lang yung gagawa natin certificate. So, it's up to you. Pero kung lahat naman, just click all and then you click OK. So, ganun lang kasimple. So, mag-generate na lahat ng mga nakalist doon. So, yan. So, there. So, napakasimple lang mag-generate ng multiple certificates. So, in less than 1 minute, tatapos mo na lahat yung mga certificate na yun. No need for you to type one by one.
At kung nakatulong tong video na to, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-like na rin ang video na to. And see you on my next tutorial.